Ito ang mga bagong restrictions sa low wage stream ng temporary foreign workers sa Canada. Refusal to process the LMIA o ang Labor Market Impact Assessment sa mga lugar na mataas ang unemployment rate. And that will start from September 26 of 2024. Yan po ang sad news para sa inyo na mga aspiring na makapagtrabaho dito sa Canada. Yan ang topic natin ngayon, guys, kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menche po muli ito and today, another topic about Canada. Kahit po malungkot na balita, kailangan pa rin nating malaman ang katotohanan. Kaya ngayon, guys, nag-invite na naman ako sa inyo. Please subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. At kung nakasubscribe na kayo, maraming salamat. You can also follow me sa aking Facebook page na Menche's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. How to join? I-click lang po ninyo yung join button dyan and follow sa mga instructions ng YouTube. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Jen C, kay Imelda Leal, Crystal Snow, kay Nanette Lapira, Richelle Dumalag, Neri Castro, kay Miss M, Selinia Daisy Caber, kay Marjorie Ramos, kay Nani Marciano, and Nympha. Thank you very much sa inyong support sa aking channel. At ngayon, diretso na tayo sa ating topic. Very urgent, very important, hindi po maganda, pero kailangan malaman ninyo ang katotohanan sa mga latest na balitang ito mula po sa Immigration Canada. Ito po ang mga bagong ini-announce na restrictions para sa mga foreign workers, particularly po ay sa mga low wage. Ano yung low wage? Pag-uusapan natin yan para ma-identify natin ang mga low wage jobs. So, ito po, ang mga restrictions ay ang mga sumusunod. Number one, hindi ipoprocess ang inyong LMIA kung kayo ay nag-a-apply sa mga lugar na mataas ang unemployment rate. From 6% of unemployment rate and above, hindi po ipaprocess. Ang kanila lang pong ipaprocess ay kung nag-apply kayo sa lugar na below 6% ang unemployment rate. At ipapakita ko sa inyo dito sa video ang listahan ng unemployment rate sa iba't ibang mga cities sa mga provinces of Canada. Number 2, restriction, 10% na lang po ng workers in a certain company ang papayagan nilang kunin outside Canada. Dati po yun ay 30%. Nireduce nila into 20%. At ngayon, nireduce na naman into 10% na lang ang pwedeng i-hire ng isang company from outside Canada. Number 3, 1 year na lang ang ibibigay sa inyo na contract o length of your job sa Canada, isang taon na lang ang ibibigay kung kayo ay magtatrabaho as a low wage earner sa Canada. Napaka-eksi, 1 year. Pero may mga exemptions naman, guys, no? Ano ang mga exemptions? Unang-una, doon sa mga lugar na mababa nga po ang unemployment rate, pwede kayong mag-apply. Ikalawa, exempted po ang mga trabaho sa larangan ng healthcare, construction, at agri-food security. Kasama po ang agriculture, food processing, and fish processing. So, yung tatlong sektor na nabanggit po, walang restriction, pwede pa rin kayong mag-apply kahit nasaang lugar sa Canada. Siyempre, yung mga high wages, pwedeng mag-apply, guys. Walang restriction sa high wages. Ano po ba yung mga jobs na high wage stream? Bibigay ko sa inyo, guys, yung basehan ng high wage at low wage. At yun po ay ang median wages in Canada. Kaya stay tuned, guys, panoorin nyo ang kabuuan ng ating video para sa lahat ng mga impormasyon na ito. Bakit merong high wage at bakit merong low wage na mga trabaho sa Canada? Ang basehan po nila ay ang median wages in Canada. It's a certain level ng sweldo na pag umabot ka doon ay pwede ka nang tawaging high wage at pag bumaba ka doon ay pwede ka nang tawaging low. At bawat probinsya po ay may kanya-kanyang rate
depende sa cost of living ng isang probinsya. Mapapansin ninyo na meron pong mataas ang median wages at meron po namang katamtaman lang, maybe from around $25 hanggang $30+. So narito po ang listahan ng median wages in Canada. So makikita nyo po yung pinakahuling section is for 2024. So sa taong ito, ito po ang median wages. Pag umabot ang sweldo sa halagang ito, that is high wage, mataas high wage. Pag mas mababa sa halagang ito, that is low wage. Yun po yun. Iniugnay po ng gobyerno na yung mga pumapasok na foreign workers dito ay nagiging dahilan para tumaas ang unemployment dahil naaagawan ng foreign workers ng trabaho ang nasa Canada na. Yun po ang kanilang nakitang ugnayan ng pagpasok nyo rito at ng pagtaas ng unemployment. Marami raw pong tao ang walang trabaho within Canada dahil nakukuha ng nasa outside Canada. Gumawa po sila ng sistema na paraan para ma-identify nila ang mga lugar na pwedeng puntahan ng low-wage foreign workers at mga lugar na hindi pwede. And so, sinabi nila na ang mga lugar na may 6% na unemployment rate ay hindi na pwedeng puntahan ng low-wage workers. But below 6% ng unemployment rate, yung lugar na yon ay pwede pa rin puntahan at pagtrabahuhan ng mga low-wage foreign workers. Yun po yun, no? Kaya iniugnay nila yan. Kaya sinasabi nilang wala nang ipaprocess na LMIA sa mga lugar na mataas ang unemployment rate. Yun po yun. Okay, guys? So, yun po yung kaugnayan ng unemployment at saka ng pagpasok ng foreign workers. Ngayon, anong lugar sa Canada currently ang pwede pang tumanggap ng low-wage earners o low-wage workers? Ayan po. Ipapakita ko sa inyo, guys, ang pinakahuling report tungkol sa statistics ng mga lugar, cities and towns na meron pong mababa at mataas na unemployment rate. So guys, yun lang pong lugar na below 6% ang pwedeng puntahan ng foreign workers. At narito ang list ng mga lugar na sangayon po sa census ay may mababang unemployment rate. Dito kayo pwede mag-apply, guys, sa mga lugar na ito. Ito po ay census in Canada by metropolitan areas ng unemployment as of July 2024. Okay, ang babasahin ko na lang po yung below 6%. At dyan kayo pwedeng mag-apply. Okay, ready? Moncton, New Brunswick, 5.9%. Greater Sudbury, Ontario, 5.9%. Halifax, Nova Scotia, 5.8%. Ang Belleville, Ontario, 5.8%. Vancouver, British Columbia, 5.8%. Winnipeg, Manitoba, 5.4%. Winnipeg, Manitoba, 5.4%. Saskatoon, Saskatchewan, 5.2%. Ang Lethbridge, Alberta, 4.8%. Kelowna, British Columbia, 4.4%. Ang Guelph, Ontario, 3.9%. Victoria, British Columbia, 3.6%. Peterborough sa Ontario is 3.2 at ang Thunder Bay, Ontario, may pinakamababa po na 3% unemployment rate. Yan ang mga lugar na mababa ang unemployment rate. Pwede kayo mag-apply. Magpunta po kayo sa job bank, i-search nyo yung lugar, ilagay nyo yung lugar at lalabas ang mga jobs doon sa mga lugar na yon. So, linawin natin, guys, ito na starting September 26 of 2024, ay hindi na po ipaprocess ang LMIA kung kayo ay nag-a-apply ng low wage sa hindi tamang lugar o yung lugar na mataas ang unemployment rate. So ano, guys, ang ating mga reaction sa pangyayaring ito? Unang-una, ako po mismo bilang isang observer ay nalulungkot sa pangyayaring ito sapagkat napakalaki ng potensyal ng ating mga workers from the Philippines kung sila ay pupunta sa Canada at makakatulong sa ekonomiya ng Canada
sa labor market ng Canada at the same time, mapapaunlad naman nila ang kanilang sarili at makakapag-settle dito kung sakaling sila mabibigyan ng pagkakataon. Kaya alam ko nagsusumikap kayo sa inyong mga effort na pag-apply sa mga trabaho, yung ating pagtutulungan ng ating mga resume, cover letter, na mga sample ko para sa inyo at nare-revise ninyo para kayo ay makapag-apply. Nakikita ko po kung gaano kayo nagsisikap. Kaya ako'y nalulungkot sa mga kaganapan na ito. Pero wala tayong magagawa. Tayo po ay observer lang, tayo ay consumer ng Immigration Canada. Kaya kung ano yung kanilang mga ipapatupad, tayo ay sumusunod, di po ba? Ang wish na lang natin, hangad natin ay maiksi lang yung panahon ng restriction. Magbalik uli sana sa sigla ng pag-hire nila from outside Canada kung sakali man para makinabang muli kayo. Kung nagustuhan nyo ang ating paksa, guys, nagustuhan nyo po ba? Please subscribe to my channel. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa inyo. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. How to be a member? Click nyo lang po yung join button and then follow kung ano ang instructions po ng YouTube. Thank you kay Jen C, kay Imelda Leal, Crystal Snow, kay Nanette Lapira, Richelle Dumalag, Neri Castro, kay Miss M, Selinia Daisy Caber, kay Marjorie Ramos, kay Nani Marciano, and Nympha. Thank you very much sa inyong support sa aking channel. Until next time, guys, ito po si Ate Menchie mula sa Toronto, Canada. Nagsasabing salamat sa inyong panonood and bye-bye.